Okay, so my name is Carl De Vera po, 'di ba? I'm the grand upline, 'di ba? Of Spartan Warriors po, no? So, I've been in the business na po malapit na po mag 2 years, no? 2 years in the making, no? Ang nakakatuwa po, ibang klase po yung binigay sa akin ni Ifer, no? Siguro to share, no? Sa income na lang na na-blessed kami na binigay sa amin ni Ifer, no? Kami pong family, 'di ba? Umabot na po in less than 2 years, umabot na po kami na almost 7 million or 7.5 million pesos, 'di ba? So grabe talaga si Ifer, no? Sobrang ganda, 'di ba? Sobrang ang dami kang matututunan. Sa siyempre, since this is a business, 'di ba? Grabe, makaka-relate ka, baka ikaw may mga prospects ka, 'di ba? Meron tayong mga rising star dito, grabe ang mga background, 'di ba? So, ayon sa aking Rolex watch, no? Kailangan ko na pala magsimula. Kailangan ko na magsimula ng MTS, no? So, for tonight, ako lang po ang inyong host, okay? Ako lang po yung host nyo for tonight. And syempre, kung mapapansin mo or makikita mo dun sa poster na nirali po sa inyo, rising star ng Team Spartans, no? Yung kabuuan ng Spartans, no? So, let me introduce you, no? Para at least aware ka, no? Introduce ko muna yung una speaker natin, no? So, syempre, grabe tong speaker na to, no? Sobrang nagulat din ako yung background nito, no? But again, mamaya pag-share natin siya, no? So, yung first speaker natin, no? Ngayon pa lang, wala pa siya sa iFern, successful businessman na siya. Okay? Former Mang Inasal franchise din siya. Diba? And syempre, grabe, 1 month, nasa rising star na. Diba? Ibig sabihin, napakainit nito, no? So, Ifern din, yung last month niya, no? 1 month pa lang siya, diba? Sorry, may tumatawag sa akin. Ifern, top distributor na rin siya. In just 1 month, di ba? Isang buwan, tinrabaho. Good thing, sabi ko nga, Ifern din, builder rank na rin siya, di ba? Para at least, mapakilala ko siya, no? Please, watch this video. So please help me welcome, no, Upline Mark Chang. Hello po, Upline Mark. Hello, hello. Hello everyone. Iyon. So ayan, no, ayan, kita na kami ni Upline Mark, no. Upline Mark, hello po, no. Kamusta po? How's your day, no? Okay naman. Pumuntang airport, may kinuha sa post office. Tapos sobrang traffic, parang wala nang quarantine. Ah, okay, no. So mag-hi ka naman sa almost 250 participants ngayon na nanonood sa iyo ngayon, no. Hello everyone. Sana may ma-share ako sa inyo. Sana may matutunan kayo. Iyo, no. Grabe, no. Si Mark pala is 1 month pa lang, no? At balita ako, no, nag-share din siya sa akin, nag-usap kami kanina, dami namin na pag-usapan. Grabe, naging classmate din pala niya si Sir Tom, no. So mamaya ikikwento natin mamaya, no. So ang maganda niyan, introduce ko na rin yung ating isa, yung ating speaker, no, yung katambal niya, 'di ba? Yung partner niya ngayon sa Rising Star, no. Itong taong to na i-introduce ko sa inyo, no.
Siyempre, ito, downline ko naman, no? No, nakagulat, no? Former BPO trainer siya, di ba? Former BPO trainer, dati, part-time niya lang ginagawa. Ngayon, full-time niya na ginagawa si iFern, no? So, iFern team builder na rin siya, di ba? Eh, nakakatuwa, parehas siya ni Upmark Chang, no? Last month, di ba? Top distributor na rin siya ni iFern, no? Siya ang grand upline ng Alpha Warriors, no? Please watch this video. Iyon, metal na metal, no? So, help me welcome, no? Upline Marlon Silang. Thank you so much. Thank you so much, Up Carl. Naririnig po ba ako ng malinaw? Yes, yes. Naririnig ka, Upline. Ay, fantastic morning po sa ating 250,000 participants, no? Bago po tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat sa opportunity to our Spartans Queen Grand Upline, Upline Jelay Mateo, and syempre sa Grand Upline po namin dito sa Spartan Warriors, Upline Carl and Crystal De Vera. Thank you so much po for the opportunity. And syempre, sa aking direct upline FVP, Mark Carpio, good evening po sa ating lahat. Ah, pwede bang bumati habang sige pa yung problema. Ano, camera. Oh, shout out muna po. Shout out muna po sa aking maliit na team, no? Alpha Warriors from Angono, Bulacan, Cavite, Davao, Makati, Pampanga, Palawan, Quezon, Canada, Switzerland, and syempre sa special shout out po sa ating Alpha Warriors office in Santo Tomas, Batangas. Thank you for tuning in. Iyon. Dami naman nun. Ang dami. Ang dami. Mukhang hindi ka handa. Okay, no? So, grabe, no? Yung dalawang speakers natin for tonight or yung ating kasama ngayon, no? Grabe. Sobrang init, kaya nga rising star, no? So, eto, para at least makapag-start na tayo, no? Magtatanong muna ako sa kanila, no? So, magtatanong ako, malay mo, mamaya, pwede na ikaw magtanong, ilista mo yung gusto mong tanong sa kanila, di ba? Pero syempre, dahil ako po yung host, ako muna ang magtatanong, no? So, first question po kay Upmark Chang, no? Upmark, what's your background, no? Prior to iFern, ano ba ang ginagawa ni Upline Mark Chang before or bago mag-iFern? Bago mag-iFern, napakaraming businesses na pinasok ko. Nakalagay dun sa poster na I was a franchisee of Mang Inasal. Pero actually, nabenta ko na yun a few years back. So ngayon, I'm in Woodworks now. And syempre, ginagawa yung iFern. Okay, no? So, before pala, no? Meron siyang franchise, tama ba, ng Mang Inasal? Yes, yes. Magkano ba ang franchise ng Mang Inasal? nung time na yon it was yung total cost nasa 7 million. Pero ano pa yon I got it, I think, 2010. Mm-hmm. So, ngayon siguro, syempre, mas mataas na. Okay. So, 7 million, no? Grabe ang puhunan pala dyan, no? And syempre, sabi niya nga, no? Nasa woodwork siya ngayon, no? Hindi natin syempre no malamang may iba pang business yan si Upline Mark, no. Let's go to Upline Marlon, no. Upline Marlon, before you mag-iFern, di ba, ano ba ang ginagawa ng ni Upline Marlon Silang before? Before iFern po, Upline, nag-i-English lang po ako, no? Every night. Isa po ako sa mga million-million nating mga BPO employees. So, kung ikaw kapatid na ikinig ka sa akin, pareho tayo. Thank you for calling ang ating kabuhayan before iFern. Okay. So, yeah, no? Meron tayo isang businessman, no? Tapos meron daw isa na puro English daw, no? So, kung hindi mo kami in-English ngayon, no? O, yan. O, sabi ni Up Jelay, no? Kaya kabayaning puyat, di ba? Ibig sabihin, mga call center people dyan, no? Na nasa BPO industry, no? Ayan, meron din dun, oh. So, mga bayaning puyat, no? Ayan, bago pala si Upline Marlon nakapag-iFern, di ba? Bayaning puyat siya, no? So, let's go on, no? Sa next question, no? Mabilis lang to, no? How are you introduced, kumbaga, sa iFern? How are you introduced to iFern, kapatid? Unahin na muna natin si Upline Marlon Silang, okay?
Paano ka ba na-introduce dito sa iFern? Okay, isang magandang istorya po yan, Ap. Kaya po ba hanggang mga 10:30? Si Upline Mark Carpio, Carpio po, I think nakikita-kita ko yung post niya na, you know, he's doing well. Hindi ko pa alam kung anong company. And then one, I think, afternoon, nag-PM siya bigla sa akin. So, pag-PM niya sa akin, sabi niya, bro, alam mo na to. Kasi nag-network din ako dati, no? In-invite ko siya. Siyempre, hindi siya sumali. Di ba? Hindi siya sumali. Kaya nung pini-PM niya ako at sabi niya sa akin, bro, alam mo na to. Sabi ko, okay, eto na yan. I-invitein ako nito. So, pinapunta ko siya sa bahay. Sabi ko, sige, tara mag-usap tayo. And then when I found out na link pala yung iFern dun sa sikat na product ng Fernsy, hindi na ako nagdalawang isip. The following day, pumunta kami sa office. And yun, nag-start na. Nagbayad na ako kagad. Okay, no? So, ayun pala, no? Si Upline, Mark Carpio pala. Ang dahilan, no? So, in-invite mo siya before, hindi, mm-hmm. hindi ka man lang pinansin, no? Tapos ngayon, sumali. Invite siya ng invite, no? Inulit ka pa, no? So, again, no? Grabe, no? Si Mark Carpio din, no? Isang salarin, di ba? Na bakit nandito ngayon, di ba? Ang rising leader natin na si Upmarlo, no? And syempre, di ba? Kay Upmark Chang naman, no, for the yung question, no, how are you introduced dito po sa iFern? Akala ko mahaba yung sagot niya, eh mas mahaba yung sagot ko. kung Fern ang pinag-uusapan, I think nauna pa ako sa inyong lahat. Most of you na 250 participants. Kasi na-mention kanina na naging kaklase ko si Tom Tan sa AIM. So that was around 2007. So sa klase naming, in our class, we were around 70. So obviously it was a class of entrepreneurs, it's Masters of Entrepreneurship. 70 kami doon, dalawa lang kami ang employee. So hindi ako actually entrepreneur nung time na yun. I was actually working for a company. So dalawa kami doon. Towards the latter part of the course, syempre exposed ako sa mga negosyante. Ayun, so nag-resign ako. Sabi ko, magne-negosyo na rin ako. Ayoko na magtrabaho. So, nag-message ako sa, nag-announce ako sa class, and all of them started offering me with business partnerships. Mark, baka gusto mo sumali sa ganitong negosyo kasi mayroon akong pinaplanong ganito, kaso wala akong time. So, why don't ikaw mag-manage, et cetera, et cetera. One of those people was si Tom Tan. So sabi niya, why don't you sell Fernsy? So yun, I became a stockist. Nagbebenta ako ng Fernsy sa I was distributing to Manson Drug. Ang nakakatawa doon was sabi niya, mag-network ka. Nung time na yun, sabi ko, Tom, ayoko talaga mag-network. Kung gusto mo, kung pwede, magbebenta na lang ako sa drugstore. Siyempre, I had the background sa job ko, mag-distribute. So sabi ko, magbebenta na lang ako, pero ayoko talaga mag-networking. So yun, sobrang allergic ko sa networking. So fast forward, ano pala, yung Manson Drug was later on bought by Southstar Drug. Yung distributor na Southstar, yung kumuha ng account. So, nawala ako sa picture. So, fast forward now, pandemic. Nag-negosyo pala ako. And then, nag-pandemic. Medyo humirap yung business. Actually, noong 2020, the first quarter, sobrang record sales kami. Umabot kami ng 7 digits per month yung sales namin. So, yung outlook namin for the year, sobrang ganda. But it just so happened na nag-pandemic no March, lahat ng benta namin, hindi ko makolekta. It took us a year to collect. So, sabi ko, nag-message ako kay Tom. Sabi ko, Tom, is there something I can do for a friend? Baka meron akong pwedeng gawing project. So, sabi niya sa akin, mag-join ka na lang ulit. Like what you did before sa friend,
mag-join ko ulit ng iFriend. So yun, nag-join ako ng March. I joined March, pero hindi ko trinabaho. As in, nakatenga lang siya doon pang 4 months. Last month ko lang siya trinabaho. Okay. So yun pala, no? Si Upline Mark, no? Before pala, Fernsey Days pa pala, no? Mga nauna pa sa atin, di ba? But again, sabi niya nga, di ba? Tinry niya yung business, di ba? Sinubukan niya. Tapos nag-boom naman yung business niya. Kaso nga lang, nung pandemic, di ba? Nagkaroon ng some, kumbaga, delays about the payments or siguro dun sa mga income nila, no? Tapos buti na lang, di ba? Nakausap niya pa rin si Sir Tom, no? And syempre, di ba? Ayan na. Member na ng IFER, no? So kung hindi man nakasimula kagad, di ba, si Upline Mark, no? Nung sinimulan niya naman yung business, grabe. Napagalitan kasi ako noon. Napagalitan ako na hindi ko tinatrabaho. So ayun. Ayun pala, no? Buti na lang na-share ni Upline Mark, no? Pinagalitan pala siya ni Sir Tom. Kaya ngayon, no? Isang buwan niya pa lang hinahataw si IFER. Isang buwan pa lang niya ginagawa si IFER. Pero top distributor na, no? Grabe, no? So, ayun, no? Going back, ito na, sa mga questions natin, no? Why and how did you join iFern? Cash ba yan? Credit card, di ba? Ilang account ba yung kinuha mo? Anong account ba yan? Or, and syempre, bakit yung account na yon, no? So, let's start first naman kay Upline Mark Chang, no? I joined yung family package. So yung around 300,297. Yes, yes. So yun, kinash ko siya. Actually may pumasok kasi na money na hindi ko siya kaagad kinailangan. So I was thinking of investing it somewhere. I was thinking at that time sa Bitcoin. Kasi medyo mababa siya. So ayun, tamang-tama, nag-usap kami ni Tom. So parang timing. So naisip ko, sige, may pera ako. Sige, try natin. Pero comparing the two investments, si Bitcoin, si crypto, medyo sobrang volatile, di ba? And this one, yung... Tama yung sinasabi sa parating pinapakita sa RBA, na yung Fern is, yung iFern is really zero risk. Kasi worst case scenario, hindi ko umandar, yung pera mo nasa products eh. So, kesa yung pumasok ko sa crypto, kung malugi ka, yung pera mo sunog talaga eh. Kasi wala ka na marirecover. Tama eh, no? Thank you, ano? Up Mark Chang, no? Nag-start pala si Upline ng family package, no? So, yung 297,000 na package, no? Ang nakakatuwa dun, yung sinasabi niya, no? Wala talagang risk, di ba? Bakit? Nasa atin kagad yung produkto compared dun sa ibang iniisip niyang business, no? So kung makikita mo, take it from the businessman himself, di ba? Baka may kakilala kang businessman dyan, di ba? Yun ang i-offer mo. Yung kagaya, di ba? Ang na family package, kagaya nung ano, kinuha ni Upmark Chang. I'm pretty sure, aligned yung mga businessman, ganyan talaga mag-isip, negosyo, pupundan kagad. Tapos syempre, zero risk, di ba? Sabi nga ni Upmark Chang. Thank you, Upmark Chang. Next, Upline Marlon. Silang. Syempre, Upline, nung sumali ako, katulad ng karamihan, wala akong cash. Di ba? Wala akong cash up. So, sabi kasi ni Upmark sa akin, pwede daw credit card. Sabi ko, sakto. Siyempre kasi sa BPO, normal dyan, may dumadating na card, di ba? Padadalang ka kahit di ka nag-a-apply eh. Gustong-gusto ng mga bankong pinapautang mga call center agents eh. So sakto, may dumating na bagong credit card sa akin, no? Imbis na pangbili ko ng mga kung anik-anik, sabi ko, why not itry, no? Saktong-sakto din na yung limit na ibinigay sa akin enough for a premium plus package. So, the day after namin mag-usap ni Upmark Carpio, nagbayad na ako agad ng premium plus package. And since ngayon na nandito na tayo sa iFern, nakikita natin na there's really an advantage kung na-family package ka, slowly,
slowly. My family is being into the iFern business na rin, no? Apat na kaming nag-iFern ngayon dito. Wow, okay, no? So kung si Upmark Chang, family package yung kaya niya, yung cash niya na hindi naman gagamitin kagad, no? Si Upmarlon silang naman, kin-credit card niya, di ba? Yung package na premium plus, no? At narinig ko din na kasama niya na rin yung family niya na nag-iFern, di ba? So, kung mapapansin mo, di ba? Kung mapapansin mo, magkaiba, di ba? Pero parehas naging rising star, di ba? Parehas gumaling, di ba? Parehas dumami, no? So, congrats dun sa dalawa natin, no? Pag meron kayong mga, for example, yan, mga negosyanteng kausap, di ba? Alam nyo na ang style. May, alam ko may madami silang cash, di ba? O cash basis na, di ba? Or pag kayong mga call center agent, di ba? Sabi nga ni Up Marlon, meron yan mga credit card, di ba? So, sabihin mo na, no? Baka may credit card ka dyan, iswipe na natin, no? So, congrats sa inyong dalawa, no? Moving on to the next question, no? How do you feel now that you are doing a non-traditional business tapos networking pa? Okay? Up Marlon silang. You answer first, kapatid. Okay, thank you, Up. Well, first, since nag-network ako dati and hindi naman ako naging successful doon, meron talaga akong paniniwala that there is a brighter future in network marketing. Okay? It's just that back then, nung nag-network ako, wala, hindi naman ako masyado nabigyan ng turo, hindi ako masyado nagabayan, no? And siguro, fault ko na rin, hindi rin mataas yung belief system ko at that time. Now, since I've been given another chance and I know kung sino yung nag-invite sa akin, syempre, hindi ka naman sasama dun sa taong wala kang tiwala, di ba? At the same time, hindi rin naman mag-i-invite sa'yo yung taong hindi ka tiwa-tiwala, di ba? So kung ikaw ay na-invite, most likely there's a certain level of trust between the two of you. So ngayon na nasa non-traditional business tayo, ang dami kong natututunan actually. Ang dami kong natututunan. Siguro I would highlight one, which is rejection. Because in this non-traditional business natin, na network marketing, rejection is siguro maihahalin tulad ko na lang sa life itself, no? Life itself yung rejection. Kasi, di ba? Hindi naman lahat ng ginugusto natin, nakukuha natin. Maybe in the traditional business, nakukuha nila yung gusto nila, di ba? Because sila yung boss, I don't know. Pero dito kasi, ang laki ng improvement eh. What I can say is talagang ikaw mismo sa sarili mo, mas stretch ka bilang tao. Because the business is highly related to life itself. So, ang laking pagbabago, hindi lang sa bulsa mo, kung hindi sa buhay mo talaga bilang tao. Yun, no? So, congratulations dun sa sagot mo, no? Grabe, sabi nga ni Upline Marlon, no? Life itself, no? Yung tinatawag niya for the rejection part, no? Kasi, again, sabi niya nga, ito, itong business na to, non-traditional, di ba? Ang nakakatuwa dyan, kumbaga, naniwala lang siya. Actually, I know he's a believer kasi before nakapag-try na siya eh. Hindi lang siya talagang siguro, hindi niya lang ginawa, di ba? Pero sa iFern, very doable yung system. Kaya sobrang dali ni Up Marlon i-absorb yung business natin, no? And syempre, tanong naman din natin si Upmark Chang, no? Upmark, how do you feel na you're doing a non-traditional business tapos networking pa? Yun nga, no? nung friend days, sobrang allergic ko talaga sa networking. Naalala ko pa nung time na yun na I visited the office of si Tom. Doon kami nag-usap on how we're gonna do it. So after the meeting, bumaba, hinatid niya ako. May dumaan na, ano, na Porsche Cayenne. Alala ko pa. Tapos pumara. Tapos kamay ng kamay kay Tom, no? One of the top distributors ng time na yon. So sabi ni Tom ng time na yon, ilalagay ko under sa'yo si Mark, alagaan mo siya. So sabi ko kay Tom, after nun, sabi ko kay Tom, ayoko talaga mag-networking. Ayokong may kumikita sa trabaho ko. Sabi ko,
i-direct mo na lang ako under you, ikaw na lang papayamanin ko. So yun, so parang ang ano kasi sa akin, ang dating sa akin nung networking is scam siya. Scam siya. In fact, if it wasn't for the fact na kilala ko personally si Tom for the longest time, never talaga ako magjo-join ito. So, ang learning ko dito is na iba yung pagtingin ko sa networking. Masabi ko nga kanina na napagalitan ako ni Tom, no? Kasi hindi ko tinabaho for 4 months. So, sabi niya sa akin, namusta niya ako. Sabi niya, ba't di pa umaandar? So, sabi niya, why don't you ask our classmates? Yung classmates namin sa AIM. So, sabi ko, Tom, na ano kasi ako eh. Number one, hihingi akong tulong. I don't think they will believe na I need help. Number two, syempre, nahihiya ako. Sinabi ko sa'yo, nahihiya talaga ako. So, sabi niya, if that's the case, okay lang. Isoli ko na sa'yo yung 300. Huwag ka na mag-join kasi hindi ka, you will not make it here. So, sabi ko, shit. Ay, sorry. So, sabi ko, paano ba to? Sabi ko, oh, sige, laban na natin to. So, nilaban ko na. So, after that, he set up a meeting with all the top lines. Uplines. Si Madam Jelay, si Kenan Rain, si Melex, and si Sir Zack, no? In the house of Madam Melay and Sir Alex. Nung time na yon, syempre, bago ako, wala akong kaalam-alam sa IFR na to. So, okay, di ko sila kilala. Okay, hi, ayan. So, parang they were encouraging me to do the business na. So, later on, ito, na natutunan ko na yung IFR, nakilala ko na lahat. Sabi ko, grabe pala, parang itong mga to, sobrang busy ng mga taong to na they made time to meet me. And si Jelay, sobrang hands-on, everyone, sobrang, if you ask for help, they will help you. So, what I'm trying to get lang at yung sa sobrang habang kwento ko is, hindi pala siya scam. Kasi ang pagkaintindi ko is, before sa networking is, you recruit people, you get their money, you move on. You get more people, you get their money, move on. Pero ito, tulungan siya. Diba? So, people are there behind you, you magme-member ka, they're not after your money eh. Totoo yung sinasabi ni Tom na, you follow the system, I will make you rich. So, yun ang learning ko na, I don't know if it's for the networking industry as a whole, pero si iFriend iba siya. Hindi siya scam. And it's kaya tayo nandito lahat eh, because obviously we all see the benefit of it. Eh. Yun. Yun, no, grabe. Ang ganda ng sagot ni Apply, no. Sabi niya nga, 'di ba? Nung una, 'di ba? Ayaw niya pa. Ang tingin niya scam daw, 'di ba? Yung ginagawa natin, no. But again, with the help of our uplines, no? Upline Jelay, upline Rain, and yung mga upline natin, upline Melex, upline Zack, 'di ba? Na-enlighten din si upline Mark Chang, no? Na at least, 'di ba, yung tinatrabaho pala niya sa iFern, 'di ba? Hindi yung pasasalihin tapos alis, parang ganoon eh. Parang ang nangyari dito, na-realize ni upline Mark Chang na this is a helping business, 'di ba? Na nagtutulungan po ang mga tao, parang kagaya natin, 'di ba? We have one goal, sabi nga, you just need follow the system, sabi ni Upmark Chang, 'di ba? Na ginawa ni Sir Tom, no. And syempre yun din, 'di ba? Nangyayari ngayon sa kanya, nag-help na rin niya, nai-help na rin niya yung team niya, no. Actually, hindi pa kami nakapag-usap dun sa, sabi ko, ano bang name ng team mo? Kasi, tinatanong ko kanina eh, di ba? Hindi pa niya nababanggit sa akin eh, sabi niya, tsaka na, di ba? So, yun, moving on dun sa next question, grabe, ang dami ko natututunan dito sa dalawang to, no? Next question, okay? Doing IFR, no? Ano yung 3 valuable lesson na natutunan mo in this business na hindi mo natututunan sa labas. Okay? So, nauna na si Up Marlon kanina, si Up Mark Chang naman ngayon. Okay. In one of the interviews with Steve Jobs, he mentioned na he's never found someone that didn't want to help him if he asked him for help.
So yan ang learning one of the learnings ko dito na, as I mentioned kanina, the reason why I got into iFern was because I asked Tom for help. So I asked him for help. Ayun, I'm a member now. Another is yung may time kasi last month na nabitin ako eh. Parang we were so close already na mag-top. Hinahabol namin ni Madam Jelay. So I think we were mga 110 na. So yun. So I just asked for help sa mga kaibigan ko. Baka pwede kang bumili, baka pwede kang mag-member para konti na lang kailangan ko eh. So yun. So don't be afraid to ask for help from your friends para to start your results. Don't be afraid to ask for help from your uplines. Yun. Another thing is yung about change. I mentioned kanina na yung first sobrang allergic ko sa networking. So what I learned is you have to be open and receptive to change. So it's change from yourself na maybe doing this business nag-iiba yung outlook mo on things, nag-iiba yung approach mo. There's so many changes, you have to embrace yung change. Another way to look at it is yung mga members mo din or yung mga invites mo din, they also change. When I first joined noong March, I asked a friend to join. Sabi niya, sorry, it's not my cup of tea. Nagamit na rin daw yan kay Madam Jelay. So okay, sige. So pinabayaan ko siya. Last month, walang anything. Di ko alam kung nanonood siya eh, pero so yun. Last month without anything, bigla siya nag-message na sasali na ako. So yun, parang you have to be attentive to the changes that happen and you have to react accordingly. So, wag mong pansinin mo pag tingin mo kailangan mo i-follow up, pero pag medyo nakukulitan ka, adjust ka. So adjust ka sa change. Another one is yung it's another quote by Steve Jobs eh, that it's about yung connecting the dots in life. So sa life natin, maraming mga events that happen, some are good, some are bad. Mostly we don't understand it eh. What's happening now? Steve Jobs said that you cannot connect the dots going forward. You can only connect the dots looking back. So hindi ko lang makakwento, pero sobrang daming nangyari na that brought me here ngayon sa iFern. Parang maisip ko, ba't pa nangyayari to? Parang ang malas ko naman, ganun. And then now that I'm here, I come to realize that it had to happen. Kasi kung di yun nangyari, wala ako ngayon. So yun, connecting the dots. Yun, no? So grabe. Ang dami nun, ha? Ang dami nung pumasok sa akin, no? So, narinig ko kanina, no? Type mo dyan, pag may naintindihan ka or meron kang ano, di ba? Sharing, baka makatulong din sa kapwa ka-grupo natin. Ang sinasabi ni Madam Jelay is, ano eh, ang parati niyang sinasabi is, trust the universe. So, that's the same thing, eh. Parang the dots will fall into place. Some people call it trusting the universe. Some people call it faith in God. Some people call it trusting your instinct. Pero you just have to trust that everything will fall into place. Yun, no? Tama, no? Everything will fall into place, sabi nga ni Upmark, no? Narinig ko rin kanina, sabi niya, help, di ba? Don't be afraid na humingi ng tulong o sa kakilala mo, di ba? Emotional selling or sabi natin sa upline mo, huwag kang mahiya, di ba? Or huwag kang matakot, di ba? Meron din siyang nabanggit about change, di ba? So, grabe, adjust, adapt, di ba? So, grabe, salute dun sa kinuwento mo, upline Mark Chang, no? And syempre, let's go naman dun kay upline Marlon Silang, no? Upline, tatlong a valuable lesson na natutunan mo dito sa pag-iFern bukod dun sa natutunan mo sa labas. Thank you, Up. Bago ako sumagot, Up Mark, grabe, thank you muna sa sagot mo. Nakakastan. Nakakastan. I am very privileged to be alongside you dito sa session na to. Advantage kasi bakit?
I'm sure everyone else, yung mga 300 participants natin, natututo. Pero ang lamang ko, katabi kita sa picture. Di ba? Ang lamang ko, katabi kita sa picture. So, Apcarl, doon naman sa akin, no? Valuable lessons na natututunan ko dito sa atin. Eh. Number one is belief. Para sa akin, belief, no? Kung hindi mo nakikita na mangyayari sa iyo yun, kung hindi mo pinaniniwalaan na mangyayari sa iyo yun, no? Most likely hindi nga mangyayari sa iyo yun. Okay? So, piggyback lang sa sinabi ni Mark kanina, kailangan talaga baguhin natin yung paniniwala natin sa sarili natin. Diba? Kung gusto mo ng malaking kita, diba? Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, diba? Kailangan simulan mo sa sarili mo. Okay, so yun yung unang-unang lesson, okay? Pangalawa, pag may naniwala na sa iyo kapatid, 'di ba? Merong anang member, ito yung gusto kong i-share. Meron na naniwala sa iyo, may downline ka na, dalawa na kayo, 'di ba? Na naniniwala, malin mo siya. 'Di ba? Kung paano kami namahal ng upline mo, kailangan maharin mo rin yung downline mo. Kasi bakit? Dadaan din kasi siya dun sa prosesong dinaanan mo or dinadaanan mo, which is most likely pagdududa. Diba? Even after niya magbayad, nagdududa pa rin niya, kapatid. So, ang goal natin, diba? Habang tumataas yung belief system natin sa ginagawa natin at sa paniniwala natin na magbabago ang buhay natin, dapat the same level of belief na ipapasa natin sa ating mga downlines kasi hindi masaya na nasa taas ng mag-isa. Diba? Yan ang laging tinuturo ng aming upline, Carl, no? Hindi masaya na nasa tuktok ako pero hindi ko kayo kasama. Diba? So, ang very valuable lesson dyan is, diba, yung ibang mga mayaman, sila lang ang mayaman. Diba? Ulitin ko, yung ibang mga mayaman in their own respective businesses, sila lang ang mayaman. Dito po sa iFern, hindi. Diba? Kung si Upline, yumaman, most likely, damay tayo dyan, yayaman din tayo dyan. So, embrace and love our downlines, okay? At syempre, no, wag mo kalimutang laging maging magpasalamat. Be grateful to whatever you're getting. Sabi nga ni Mark kanina, no? Yung connecting the dots, yung it can only make sense kung titignan mo siya backwards. Ah, kaya pala ganun. So kung ano man yung nararanasan natin ngayon, pasalamatan mo na agad dyan. Kasi sooner or later, it will make sense. Ah, kaya pala. Ah, kaya pala ako binigyan ng medyo magulong kausap na downline, di ba? Kasi dadami pala sila. Diba? Nadami pala yung downlines ko na magulo kausap. Para gano'n, di ba? So, lagi kang magpasalamat. Di ba? Lagi kang magpasalamat dahil nangyayari yan for a reason and mangyayari lang yung mas maganda kung merong ang magandang disposition sa buhay at sa ating business. So, yun po ang gusto kong i-share tonight. Apcarl, thank you. Wow, no? So, congrats up Marlon, no? Sabi niya kanina, no? Belief naman, no? Belief system para sa kanya. 'Di ba yung natututunan niya dito, no? And syempre, 'di ba? Sabi nung sabi niya rin, 'di ba? Mahalin mo yung downlines mo, 'di ba? Mahalin mo kapatid, wag mong jowain, 'di ba? Mahalin mo, 'di ba? So, mahalin mo yung downline, oh, para at least kung ano yung natatawa, oh, ang dami no, nagtatawanan sila. So, yung na-experience mo, 'di ba? Gagabayan mo siya, 'di ba? Mahalin mo, i-appreciate mo, 'di ba? Encourage your downline kasi yung mapagdaanan mo, I'm sure mapapagdaanan din nila, 'di ba? And syempre, ang sabi nga, 'di ba? Pasalamat, 'di ba? Thank you or thanking someone, 'di ba? Or kung sino man, 'di ba, yung gusto mong pasalamatan, pasalamatan mo, no. Actually, grabe yung mga learnings nila, 'di ba, na ibinigay. Actually, yung mga binigay nila, sobrang ang dami natin natututunan ngayon, no. So, actually, yun yung mga rason, 'di ba? Na or sabihin na natin yung mga natututunan nila, hopefully na i-share po nila. 'Di ba? Sa inyo maigi, no? And syempre, meron tayong another question, no? Mga uplines, 'di ba? Anong advice mo sa mga members dito? And syempre dun sa mga non-members, baka may mga non-members dito nanonood. Ano po ang advice niyo sa kanila? Up Marlon Silang. Advice, okay. So since sa akin ang highlight really is the belief. Okay? So, ang advice ko is, patatagin mo yung belief system mo. So, paano yan? Actually, nami-measure yan, kapatid. Gusto kong i-share sa'yo is, the belief, ano, yung belief level mo sa ating business, nami-measure yan. Paano?
Diba? Tignan mo yung login mo, tapos tignan mo kung ano yung account mo. Diba? Pag standard yan, kapatid, yan yung level ng belief mo. Diba? Pag premium yan, kapatid, yan yung level ng belief mo. Diba? Kapag naka-premium plus ka, kapatid, yan yung level ng belief mo. Diba? Kasi bakit? So, kung naka-standard ka pala ngayon, okay lang yan. Pero gawa mo ng paraan, maka-premium plus ka. Diba? Bakit? Yan yung sukatan ng paniniwala mo na may mangyayari sa atin dito. Pangalawa, 'di ba? Kung naka-premium plus ka na, 'di ba? At hindi pa kasama ang pamilya mo dito, gawan mo ng paraan, 'di ba? Gawan mo ng paraan na madamay sila sa business na 'to. Bakit? Meron akong gustong i-share sa inyo, no? Sabi kasi nila, 'di ba? Dapat nauuna lagi yung environment bago yung resulta or kung ano mang dapat ilalagay doon. For example, sabi mo sa sarili mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Pero hindi ka nagbubukas ng bank account. Diba? Hindi ka nagbubukas ng bank account na kayang mag-accommodate nung magiging income mo, nung magiging wealth mo. Diba? Ganon din dito sa iPhone, kapatid. Saan ilalagay yung downline mo kung standard ang account mo? Diba? So ang gusto kong i-share tonight is, pataasin mo yung belief system mo. And it can be measured by, tignan mo. Tignan mong mabuti muna kung ano yung, di ba, account na kinuha mo. Hindi naman ura-urada, ganun kaagad, di ba? Pero kung kaya mong gawa ng paraan, every single, sabihin na natin, every week, di ba? O sige, ngayong week, makakapiga ako ng isa pang standard uli. Mabubuo mo yung standard mo. Before you know it, kapatid, tataas ng tataas yung belief system mo. Bakit? Itinataya mo ng itinataya ng paulit-ulit sa iPhone ang future mo. Di ba? So ganyan, 'di ba? Ganyan ang gusto kong ipahatid sa inyo ngayon. Paniwalaan mo mabuting may mangyayari sa atin diyan. Ihanda mo yung environment. Ihanda mo yung linyang paglalagyan ng malalaki mong grupo. Okay? 'Yon, no. So thank you, Up Marlo, no. Tama eh, no. Yung belief system inihilan tulad niya sa package, no. It doesn't mean naman kung standard ka, again, hanggang doon ka na lang. Pwede kang magdagdag, 'di ba? Para lalo daw tumaas yung belief system mo dito sa iFern, 'di ba? Pwede mag-upgrade na ka ng premium, 'di ba? Syempre pagka premium ka naman, pwede kang mag-upgrade talaga, 'di ba? Ng premium plus, 'di ba? Kung naka-premium plus ka naman, 'di ba? Sabi nga itinataya, 'di ba? Itinataya na natin yung future natin sa iFern. Isama mo na yung buong pamilya mo. Mag-family package ka. 'Yun ang sabi ni Up Marlo, no? Congratulations sa iyo, Up Marlo, no. Up Mark Chang naman. Go ahead po. Going back to what was said earlier, no. We need to always help our downlines and our team. Kasi yun nga, whether we like it or not, the networking business industry has a very bad image. So tanggalin natin sa isip nila na scam to, na we will help them, di natin sila papabayaan. So, ayun. And of course, syempre, it will trickle down to also their downlines na tutulungan din. Another thing is yung parating sinasabi na yes upline. So, whatever na sinabi ng upline, sundan natin. Not because it's the rules or ano, it's because they have the experience. Pinagdaanan nila, and it would be stupid if we would repeat the same mistakes. No? Madami na silang maling ginawa. We piggyback on their experience. So, kaya yes, upline lang tayo. So, may mga times na sabi ko, gusto ko ilagay dito yung ano, sabi ni Madam Jan, wag dyan, dito mo ilagay. O, sige, dyan natin ilagay. So, yun. Kasi may experience na eh. They've been doing it for how many years already. So, yung mga baguhan tulad ko, sunod na lang muna tayo. We learn from them. Tama eh, no? Grabe, no? Sabi nga ni Up Mark, no? Help the team, 'di ba? And syempre, yes upline, 'di ba? Don't be stupid, 'di ba? Mag-yes ka na lang, 'di ba? May naisip ka, gusto mo dito mo ilagay or may paniniwala ka dapat ito dapat 'yung gagawin. Eh tama naman si Up Mark, na-experience na 'yan ng upline mo, 'di ba? Paulit-ulit na, 'di ba? Wag ayun, sabi niya, wag mo nang isipin, gawin mo na lang, sundin mo na lang si upline, 'di ba? Mag-yes ka muna. Kay upline, no. So grabe, ang dami ko natututunan dito sa dalawang rising star natin, no. Ngayon, no. So ayun, ngayon magki-cater naman ako, 'di ba? It's time for the audience or it's time for you guys, no. Mag comment ka diyan ngayon, 'di ba?
mag-comment ka, baka meron kang questions, 'di ba? Naka-relate ka kay Upmark Chang, naka-relate ka kay Upmarlon, 'di ba? Baka may gusto kang itanong, i-comment mo na 'yan diyan. Para magtatanong po ako 1-3 questions po dito sa Zoom participants po natin. And syempre, para masagot din natin 'yan. Okay? Sige. I-type mo na dyan. Okay, mamaya mag-aanap na ako. Meron na ba? Sige, pakisend nga yung aking ano. Ayan, ayan meron na, may nag-question. Teka lang. Okay. Okay, galing kay Appau Balmores, no? Question to Sir Mark Chang, di ba? Ayan. How did you ask help from your colleagues? What can you advise to IFERN member who asked for help but didn't not get the help they need and fell short of their goal? Ang sabi nga ni ano, sabi nga ni Steve Jobs is he's never met someone who didn't want to help when he asked for help. So, I think wanting to help and giving the help is different, are two different things. So baka yung pinagtatanungan mo ay gusto tumulong pero wala naman panlabas ng Premium Plus. So if that's the case, parang i-gauge mo rin. Kung if that's the case, tingin mo yun ang problema, edi i-adjust mo yung tulong na hinihingi mo na imbis na, uy pare, bigyan mo naman, mag-member ka naman, Premium Plus, 60,000. Baka meron kang kilalang na pwede mag-member. So it's not about everyone wants to help kasi sino naman may ayaw tumulong, di ba? Siyempre. It's that baka hindi sila capable of giving the help that you need. So it's either ask something else from him na kaya niya or ask someone else na kaya yung hinihingi mo. Okay, no? So thank you very much, Upmark Chang, no? Hopefully, nasagot natin yung question po ni Appau, no? So moving on to the next question. Teka lang, maghahanap ako dito. Ayan. Galing kay Shelby Joan, okay? Ano po ang maya-advise nyo sa mga bagong IFERN members para makapag-pay-in ng, ano yun? Ay, umangat. Ng isang magaling na businessman tulad nyo. Ano pong approach ang gagawin nila? Okay? I believe this question is answerable siguro by Upmark Chang, no? Kasi business daw yung tinatanong. Una-una, hindi ko tinatawag na magaling na businessman ang sarili ko. Pero to answer, no, you have to show them the benefit. Kasi syempre, ang negosyante, they look at money as investment. Parang it's a tool for making more money. Putting it short. Na, businessmen use money to make money. So you have to show them what will come back sa investment nila. A good thing to say is, kasi normally pag pumasok ka ng traditional business, 2 years ROI is already considered very good. Kung 1 year, bumalik pera mo. Ibig sabihin, after 1 year, kumikita ka na, napakagaling mo na nun. So, ang pwede mo ipakita is that, as I mentioned kanina, sa IFERN, wala ka na lugi eh. Kasi nabalik, parang you get your money's worth already. And then, ang dali siya, to be honest, ang dali kumita kapag trinabaho siya. Compared to traditional business, ang parati ko sinasabi kay Madam Jelay, grabe ang sakit ng ulo sa traditional business. Dito, nasa ano ka lang eh. Online ka lang, pa-zoom-zoom ka lang. And then yung going back to walang lugi, wala talagang lugi to. Kasi ang traditional business, kaya nalulugi, is overhead. So if your sales does not meet the break-even point na pumantay sa expenses mo, eh lugi ka na. Eh dito, wala ka naman expense eh. Ano expense mo? Internet. Magkano lang naman yung 2,000. Diba? So, yun, you show them paano sila kikita, how much they will earn, show them the risk, show them the ROI, show them yung puhunan, napakaliit eh, compared to a traditional business.
tama yung ano, tama yung lahat na nasa slide ng RBA eh, na investment wise sobrang liit pero your income potential napakalaki kung tinabaho mo. Importante 'yun eh, kung tinabaho mo. So you have to also ask them and show them na if they're willing to do the business. Kasi if they put the money in like me, no, like 4 months ago na ina-expect ko na aandar siya mag-isa, eh wag na lang. Parang show them na sabihin mo sa kanila na kailangan din na magtrabaho. So, but if you put in naman the work that is required, sobra-sobra naman ang balik compared to traditional business. In my opinion. Nakamute. Nakamute. O yun, no? Thank you dun sa sagot ni Upmark, no? Hopefully, nasagot natin yung question kanina, no? So, moving on sa next question, no? Upline Marlon, okay? Talking about belief upline, how do you see yourself in iFern a year from now? Paano mo mararating yan? Okay? Kay galing kay Upline Nomel Pandino. Okay. Napakatindi ng tanong. So, share ko lang, no? 2 days ago, nandiyan tayo sa Alpha Warriors Batangas for an event, no? Month-end siya. And na-share ko din to when I was there. So bago umalis ng bahay, no, preparing mag-drive from Angono to Batangas, no, naisip ko, ano kayang pinagkaiba nitong gagawin ko, no, a year from now. Diba? Ano kayang gagawin ko a year from now? Because sabihin na natin, no, by that time, hindi ko muna sasabihin kung ano yung exact na vision, no. By that time, there will be a bigger group, no. There is a bigger venue, ganun, no. So naisip ko ano kayang pinagkaiba talaga, 'di ba? So in my mind, wala siyang pinagkaiba. So sabi ko kasi, no, small group or big group, 'di ba? Same 'yan. Merong mga dreams na hawak-hawak yung mga tao, 'di ba? Yung downline mong isa, dalawa, tatlo pa lang kayo ngayon, may mga dreams na hawak-hawak yan. Ang kaibahan siguro by that time, no, a year from now, sobrang dami na ng may hawak na dreams, di ba, na tinutulungan ng grupo natin. But I would say, no, a year from now, this is what I can say. Di ba? I can say na a year from now, ang inyong lingkod ay nasa FBB position na. Di ba? Kasi dapat bago matapos ang taon, FM na tayo niyan. Which means marami na tayong mas natutulungan. And a year from that point, you know, let's hope na mahit natin yung goal na FVP na tayo by next year. Which means, may mga tao na tayong naiangat from FVP. I'm sure meron na tayong at least 2 to 3. Diba? 2 to 3 FMs sa grupo natin. Same, meron na tayong mga team builders. Meron na tayong mga builders. At sila naman ang nagsishare ng journey nila dito. Sila naman ang nagpapakita sa mga bagong members natin kung paano dadaanan yung mga dinadaanan nila. Okay? Ganyan natin nakikita ang lumalaki yung iFern family natin. Okay, yun, no? So, thank you very much, Upline Marlon Silang, no? Again, sana kung sino yung nagtanong, sana nasagot din natin yung ano. So, dahil humahaba, no? Ang haba, ang dami nagki-question, grabe. Pinagbigyan pa tayo ni Upline Chelay. Last 4 questions. Oh, ayan, di ba? I-send mo lang yung question. Actually, hindi po ako namimili ng questions para walang bias, no? Meron po tayong tech na nagbabato po sa akin ng mga questions. Kaya ilagay mo lang dyan, di ba? So, okay. Go on dun sa next question. For Upline Marlo, no? Aminin na natin, madaming mga taga-call center ang nega sa networking, no? What is the most effective way to trigger them to join? And once na nag-join, paano mo mapapakilos kasi exhausted na sa schedule at stress sa work? Upline Del of Empire Barako. Okay. Thank you for the question, Abdel. Dun sa paano mapapa-join, I always go for results. Diba? Results and consistency. Siyempre, ang mga tao, either galing call center or any other industry, titingin sa resulta natin eh.
Diba? Titingin na titingin sa consistency natin, sa ginagawa natin, ano yung level ng enthusiasm natin, ano yung activities natin, diba? Because once they saw, nakulang na yun, nababawasan na yun, masalong lumalayo yung chance na mag-join sila. Doon sa part naman, when they already joined, no? Tinanong din to the other day. So, kasi nasa call center din yung isa nating downline, ano? Sabi niya, paano yun? Sobrang nakakapagod. Alam mo naman, puyatan tayo sa call center. Paano ba gagawin yan? So, first is, measure your or quantify your pahinga. Diba? Ilang oras mo bang gustong magpahinga? Diba? Alam natin, pagod ka na. Yes. Pero gaano kahaba yung gusto mong pahinga? Diba? Kung gusto mo matulog pa ng mga 12 hours, eh mahirap pag tamatamain yan, kapatid, di ba? So, quantify yung may good quality na napahinga. From there, isubtract mo na ngayon yun or isama mo na ngayon yung oras na nagtatrabaho ka and some other errands na kailangan mong gawin. And surely, may lalabas na oras dyan, kapatid. May lalabas na oras dyan na hindi mo alam kung saan mo ginagamit. Diba? Pag lumabas yung number of hours na hindi mo ginagamit, dun magsisimula yung paggawa mo ng iFriend system natin, no, on a daily basis. It can start from, pwede palang 2 hours lang kasi yun lang yung kasi sa oras ko eh. Diba? Kasi sa oras ko for the day. Pero kung 2 hours yan, kapatid, in 7 days, 14 hours na yan. Ang dami mo nang nakausap niyan in 14 hours. Diba? From there, diba, magugulat ka, masistretch mo na yan ng masistretch. Diba? So, again, ulitin ko lang, no, dun sa mga member na natin na nasa call center industry, measure your rest, gaano kahaba yung gusto mong tulog. Okay? Siyempre, gawin mo naman ng medyo reasonable na oras. Baka naman tulog ka lang ng tulog, tapos gusto mo yung mamanga sa iPhone. Okay? From there, no, compress, tignan mo kung ilang oras yung trabaho, ilang oras yung ibang errands mo, at lalabas dyan yung number of hours na kaya at pwede mong i-dedicate sa iPhone business mo. Okay? Yan lang, Ap. Sana po nakatulong yung sagot ko. Yun. Thank you very much, no? So, again, going back, last 3, diba? Last 3 questions, no? Ito, may binato na yata sa akin na question, no? Ito daw muna. Okay? Yun. To upmark, no? Just like you, 3 months na ako hindi asikaso sa iFern. What advice can you give me as a traditional business person na naniniwala pa rin kami sa no shortcut to business? Okay? So, ayan. Yun ang tanong para kay Upmark. Medyo hindi ko naintindihan ng question. No? Okay. Ganito kasi, no shortcut to business. Kasi, is it your thinking na iFern is a shortcut? Kasi hard work din talaga 'to eh. So it's ano eh, malaki ang kitaan pero it's not easy. It's mahirap pa rin talaga siya. So ayun, it's different definitely from traditional business. It's easier in the sense na it's online. Pero mahirap din talaga siya. Parang iba lang ang apples and oranges siya. Na magkaibang klaseng hirap siya. So ayun, I does that answer your question or okay, no? So siguro na na sagot din naman yung question I believe sinend sa akin yun kanina eh. Yun yung tanong. Pero again, thank you very much dun sa sagot mo, Upline. Moving on, last 2. Ang dami nagtatanong na umaakit ng umaakit yung ano ko, no? Sabi nga ni Upjelay, no, hindi siya shortcut business, sabi din ni Upmark, no? Talagang pagpupursigin mo ang iFern mo. Ayan, sabi ni Leia, hindi magic ang pagyaman sa iFern. Tama yon, Upline Leia, no? So again, moving on, next question, can you send it to me? Wow, English. Umi-English kasi offline, Carl. Okay, wait lang ha, dito na yung isang question.
Oh, nosebleed. You know, I'm used of doing ours, speaking English, no? So, ayan na. Sir, paano po, kanino ba ito? Okay, up Marlon. Okay, up Marlon. Sir, paano po i-approach yung mga nakaposition sa ganitong trabaho? Teacher, nurse, sa construction, dating networker, ano po yung magandang approach sa kanila para matrigger sila mag-join from Lando Cobsin? Okay? Thank you sa question. I believe itong mga uri ng ganitong question coming from a new distributor, no? Possibly, ano, Aplando. Most likely, isa ka sa mga newest distributors natin dito. So, sasagutin ko yung magandang approach. Alam mo kung anong pinakamagandang approach, Up? Kilalanin mo yung grupo natin. Okay? Kilalanin mo yung grupo natin. Meron dyan isang upline natin, teacher. Diba? Meron tayong isang upline dyan, nurse. Meron tayong sikat na construction worker, dating welder. Diba? Malalaki yung kita. Ang tawag dyan, upline, matching. Diba? So, kung hindi mo alam kung ano ang approach para sa kanila, magtawag ka nang alam ang approach, 'di ba? So kung palagay mo ang kakausapin mo call center agent, no? Ang alam niya ni mag-English, mag-Yosi at mag-kape, 'di ba? Tawagin mo ko, kakausapin natin. 'Di ba? Ima-match mo eh. Huwag mo pahirapin apply niya, 'yan ang suggestion ko sa iyo. Pag hindi mo alam kung mausap ng isang teacher, eh di 'wag mong kausapin. Magtawag ka nang kayang kumausap ng teacher kasi helping business ito. 'Di ba? Kung hindi mo kalinya, hindi mo ka-mirror, marireject ka niyan, maniwala ka. Magtawag ka ng kalinya niya para ka-mirror niya, hindi sila masyado magkakalayo. Okay? So, yan ang tip ko sa iyo, upline. Yun, tama eh, no? Tama yung sinabi ni Marlon, no? So, I encourage din yung dun sa nagtanong, no? Attend the trainings na meron tayo dito sa Spartans, no. I believe ang Spartans isa sa mga solid talaga na magpa-training, no. So doon masasagot mo lahat talaga ng mga tanong mo with regards doon sa mga mirroring or matching, 'di ba? So eto na, last question, 'di ba? Inintay eto na yung pinakahuli, 'di ba? So eto galing kay Up Jelay. Okay? So, please send yung ating tanong para sa kanilang dalawa. Okay? Sagutin nyo tong dalawa. Okay? From Upline Jelay. Diba? So, sige, hanapin ko. Saan na ba yan? Saan? Wala pa eh. Wait lang. Hindi ko makita eh. Ayan, okay? Yan, okay? Ito yung question. How do you see yourself in your iFront career by the end of the year, 'di ba? Declare na, 'di ba? Mag-declare ka na, sabi ni Upline Jelay. Rinig ka ng almost 300 participants natin, 'di ba? So, ayan. Unahin na natin si Upline Mark. Diba? Upline Mark. Excited na daw si Upjel, ano? Upline Mark, sagutin mo na yung tanong ni Upjel. Ayan. Go, Mark! Go, go, go! Well, yung sinabi ko sa group na nung August na ang target ko will be the first million by the end of this year. Pero, tingnan natin. Diba? Tingnan natin. Oh, yun, no? First million, no? Ibig sabihin, Millionaires Club member na si Upmark sa December, no? Diba? So, yun, no? Yun, Madam Jelay, tulong, ha? Yun, no? Tulong, diba? So, congratulations dun sa sagot mo, no? Sabi niya, 1 million bago matapos ang taon, diba? And syempre, Upline Marlon Silang, diba? Ano ba ang i-declare mo? Naririnig ka ng 300 people dito, di ba? Spartans, di ba? So, go for it. Na-spot on tayo ni Abdelay. Ang go, galing. Go, pero... Marlon! Go, Marlon!
I'm watching you. Recorded pa naman to. Okay, ang i-declare ko po, no, hindi lang dahil gusto ko to or hindi lang dahil kailangan ko to, kung hindi dahil marami na pong mga naniniwala sa grupo natin at sa business natin. Magdadagdag lang po ako ng anim na letra pagkatapos ng pangalan ko, no. Ang i-declare ko pong unang dalawang letra, CC, Car Club. Yan. Pangalawang dalawang letra po, no, the 3 and 4 is FM, syempre. Diba? And lastly po, MC, Millionaires Club. So, my declaration by the end of the year, again, not only for myself but for my team, no, para mas lumaki pa tayo, para mas tumibay pa tayo, no. Ang anim na letra na yan ay CC, Car Club, FM, Field Manager, at syempre Millionaires Club, para sa grupo natin yan. Ayun, grabe, no? So, narinig nyo sila, di ba? I-type mo dyan, tutulungan ba natin sila? Yes! So, sabi ni Angel, tutulong at tutulong ang buong grupo, di ba? Grabe yung, ano, yung usapan natin, halos isa't kalahating oras na, di ba? Ang dami pang questions na nandito, but again, no? Ika-cut na rin natin, no? Pero again, if you want to ask questions pa, no? Open naman din po sila. I-send nyo lang po sa mga uplines nyo, no? Baka at least ma-forward po sa amin at maibigay natin sa kanila para masagot din yung mga tanong mo, no? So, ano yan? Yun, okay? So, again, for the closing, no? Tigil ko na po yung ating ano natin, yung ating questions, no, para at least maka-move na tayo, no. So thank you po sa dalawang speakers natin, yung rising leaders natin or rising star natin. Grabe, ang dami natin natutunan, no. So ako personally, no, sa akin, no, ang dami kong natutunan. Help is there, maniwala ka, hindi to scam, di ba? Belief system, mahalin, 'di ba? Pasalamat, adjust, 'di ba? Change, 'di ba? Grabe, ang dami nilang nabanggit talaga. Sobrang dami at hindi ko na siya maisa-isa, pero again, I'm pretty sure ang dami mong natutunan ngayon, no? So for that last final statement po sa ating mga speakers, no? Go ahead, upline Mark Chang. Last final statement po para sa ating lahat dito. Oo, oh, na si Marlon, kagaya na lang ako sa kanya. Oh, upline Marlon, nagre-request daw si Mark Chang. Final statement, ano ba? Ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang kapatid bago matapos ang 2021. Yan ang gusto kong i-share, no? 4 na buwan bago matapos ang 2021. So, iba-iba tayo ng ages, eh. I'm sure baka mas bata ka sa akin, 'di ba? Pero yung mga nagawa mo noon, no? Or yung mga naging resulta mo noon by end of year or by December, Christmas time, 'di ba? Ibahin natin ngayon 'yan, ngayong December, no? Even though nasa gitna tayo ng pandemya, 'di ba? Pasarapin natin yung mga Pasko natin, 'di ba? Short term lang, kapatid. Pasarapin natin yung Pasko natin. Sa gitna ng pandemya, maglitsyong kayo diyan sa bahay niyo. 'Di ba? Maglitsyong kayo diyan, huwag kang mag-alala kung saan manggagaling yung budget, sa iPhone manggagaling 'yan. 'Di ba? So ang gusto kong panghawakan mo ngayon short term, pasasarapin natin ang mga Pasko natin, okay? So paano natin gagawin 'yan? Tanungin mo si upline kung paano, okay? At pag tinanong mo, mag-yes upline ka na, huwag ka na mag-isip. Thank you, Up Marlon. Oh, so grabe yung statement ni Up Marlon. And syempre, si Up Mark Chang naman, no? Oh. Upline, go ahead. Ang ganda na lang sinabi, eh. Hindi, siguro is, kunwari, nakuha mo this month, next month target ka naman na mas malaki. Parang keep on improving, keep on growing. Para makuha natin lahat yung mga goals natin, yung mga pangarap natin. Okay, no? Grabe, no? Keep on improving, sabi nga ni Upline Mark, no? So, again, maraming salamat po, no? Just a reminder for everyone, no? Ang dami mong natutunan ngayon for sure. Okay? Kailangan mo 'yan ilakad.
Okay, hindi natatapos siya na naturuan ka ngayon or na-inspire ka or sabihin na natin na motivate ka nitong dalawang rising star natin tapos hindi ka a-action bukas. Diba? Sabi nga nila, 4 months to go, sila nag-declare na 2 Millionaires Club members na sa Spartans pagtapos nitong taon na to, di ba? So again, grabe, tuloy-tuloy po ang programa na meron sa Spartans. May nabasa nga ako, sana may part 2 daw, di ba? So again, subukan natin ikasa ulit, di ba? Malay nyo, may part 2 ba, di ba? So again, maraming salamat po. I'm encouraging everyone to open your cameras na para at least makapagpa-picture tayo dito sa dalawang napaka titikas na members natin ngayon ng Rising Star. Okay.